Hey! Once again, this is Super Mario Travels. Welcome to my vlog! At ngayon po, ipapasyal ko po kayo sa Juanito's Farm. Ito po, Juanito's Farm. Medyo hindi masyado makita. Juanito's Farm. So, i-introduce ko po sa inyo ang ilang bahagi po ng Juanito's Farm na to. Dahil medyo mainit na, ipapakita ko po kung yung makakaya namin ipakita kasi medyo malawak po to. So, nandito po yung aming mga gansa. Humingi ng pagkain. Ayan, gutom na sila. So, actually, bantay din po namin sila dito sa likod kasi pag may pumunta pong tao dito, nag-iingay sila. Nag-iingay sila. So, kung may merong pupunta dito ng ibang tao, malalaman agad namin kasi nag-iingay sila. So, yung iba kasi yung bansa namin dito, marami dati. So, pag nagbabaha kasi, yung pisman doon pumupunta rito, umaapo sila. Nakakatakas dati yung mga yan. Kabutas. Ang ginawa namin, pinakpan namin yung mga butas ng mga bakod. So, dito po namin tinatapon yung mga, yung ginagawa po namin itong organic filterizer. Okay lang. Filterizer. Yan dito, ginagamit na po namin itong pang abono. Dyan po nagubulok yung mga basura namin. So, organic po yan. So, ito po yan, sa left side ko. Mga minggo pa rin po yan. Yan katulad sinabi ko, sa Juanito Farm, maraming pananim. Mga minggo po yan. Actually, kaya po nakatumbay ang gawa ng bagyo pa rin yan. So, hindi na po namin, pinahinayaan namin po namin ganyan yan para mababa siya. Tutubo pa rin naman siya. Unang po sa gawin ito, mga mangga pa rin po. Ito po actually, ito po yung pathway na ginawa namin papunta po doon para makatawid po kami. Hinati po namin itong na to. Pinaghati po namin sa dalawa para makatawid po kami. So, ito naman po yung swimming pool. Swimming pool ng mga social po yung mga alaga namin dito, mga manok at saka mga gansa. Dito po sila naliligo. Ayan. Actually, dyan din po mga kabay, mga kalyabi. Marami pong dalag dito at hito, gurame. So, minsan pag nagkakatuwaan kami, gusto namin manghuli ng dalaga hito, namimigay kami dyan. So, malinis naman po yan. So, ayan po yun. Lakay po namin. Kami naman po, hindi naman makabok kami masilan. So, pupunta po tayo sa bahay ng mga gansa at mga manok. Dati din po maraming bibig dito. Yun lang po, pag mumabag ito umulan, napupunot yung tubig kasi yung mga pispan po doon at saka yung bahay doon, pumupunta po dito. So, nakakatakas po sila. So, magpapakain po tayo kasi nagutom sila. Ayan. O, humingi sila ng pagkain. Bibigyan natin sila. Ayan, mababay po nila. Pero pag hindi po kila, tutukain po kayo niyan. Ayan. Yung manok, lagyan po natin. Ayan po yung malaki niyan. Kasunod, kakatayin ko din yan. Ayan, kakatayin. So, sila po ang mga manok dito. Ang daming pagkain sa environment, pero pinapakain po rin namin ang pinch nila. Kasi binuburan po namin para hindi sila maglayas, maglawog. Ayan. Dati ito po yung kulungan namin ng mga bibi. So, nagkawala yung mga bibi namin nung nagbagyo. So, hindi namin alam saan lang pumunta. So, siguro, sa sunod na buwan, maglalagay po kami ng mga bibi dito. So, actually, mga bibi talaga, kinakain po yan, masarap po yan. Pero dapat, depende po dun sa nag-aalaga. Dapat maganda po yung alaga nila. Hindi po saan-saan lang. So, ito po. Nakain po natin. Okay? Nandiyan po yung mga manok namin. Iba, nasa laugan pa. Nasa laugan po yung mga manok. Nasa layasan. So, ito po ang gansa natin. Ayun, may isa pa doon manok. Ayan. Kaya dito po sa Juanito's Farm, Teresa's Garden, Juanito's Farm, kapag po stress yung pamilya ng Teresa's Garden, Juanito's Farm, na nagtrabaho sa Manila, pumupunta dito, talagang ito, stress reliever po ng pamilya. Katulad po ng mga manok, makita mo yan, wala sa Manila niyan. At saka, napaka-press na press po ng hangin. Hindi siya polluted. So, ayan po. Punta po tayo dito sa kabila. Ayan po, meron po din po kaming konting gate dito. Pag ayaw po namin palapasin yung mga gansa papunta doon pag may mga tanim kami na kamote tops kasi minsan inuubos nila yung mga gansa. Ayan, inuubos nila yung mga tanim. So, sinasirado namin. Dahil nga po meron ng tubig dito ngayon, yung mga panan namin na wala na sila. Wala na sila yung mga kamote tops namin sa kayong mga gulay.
hinayaan namin lumabas yung manggasa kasi yung manggasa inuubos po nila diyan yung mga damo kinakain nila katulad doon, no? Halos walang damo sa lamang ng mga mangga, kinakain po nila yan. Yan po ang tagalinis namin dito, yung manggasa. Ayan. So ito, dito po tayo, may mga bulaklak po dito. Ayan. Hindi ko po alam kung anong pangalan nito. Okay, hindi ko po alam pangalan nito. So, at once again, ito po yung Indian Mingo namin. Indian Mingo ng Teresita's Garden at Juanita's Farm. Ito po yung avocado. Ayan. Ayan po. At ito po yung chico. Maraming po yung puno ng chico rito. Hanggang doon po yan. Malalaki po ang bunga nito. Ito. Pang ilang bunga nito. Medyo maliliit pa ito. Ayan. Sa ito yung malaki ang bunga nito. Ito. Ayan. Malaki bunga. Actually, mas malalaki pa po dyan. Pag yung talagang unang-unang bunga, mas malaki pa po dyan. Ayan. Napakatatamis po nito. Sarap. At ito po. Actually, palipas na po ito. Palipas na po yan. Yung pagbunga ng chiko na yan. Kaya ganyan lang po bunga. Ito po yung duhat. Duhat na naman. Duhat pa rin po dyan. At duhat pa rin po doon. Sa gabi doon. Ito po, jackfruit namin. Langka. Ayan. Ito ay, ang tatawagin ito ay makupa. Matamis itong makupang ito. Yun, ito po, yun. Hindi lang po ito pinanggagat sa pagluluto at ito pag natira po ito, ginagamit din po, ginagawa din namin pong uling. Uling yan. May mga kahoy po doon, mamaya pupunta po tayo. May mga pupunta po tayo doon. Papakita po namin sa yung mga kahoy namin dito. So, talagang dito po sa probinsya talagang napakaganda po dito pumunta kasi halos nandito na lahat. Actually, dito po, may kangkong pa to. May kangkong pa dito po yan. So, ito po yung prutas na kinakain din. Kung tawagin po namin ito sa amin ay kantutay. Yan. Matamis po ito. Kinakain po namin yan. So wild, ano po yan? Wild fruits. Kinakain po yan. Yan po yun. Masarap po yun. Marami pong bunga. Marami po nilang bunga. Oh. Yan. Well, hindi po namin ito tanayin. Tumubulan sila dyan. Gusto ko po sanang kumain. Kaso wala na siyang hinog. Inuunahan na kami ng mga ibon. So wala kami makitang hinog. Kasi katulad dito yung mga nahihog na. Puro kain na po na siya ng ibon. So, may tugak pa siya doon. Palaka. Yan, wala po kami makita para ipakita po sa inyo talagang kinakain to. Masarap to, matamis to. So, yun. At saka yung mga bata din, pag sila na iinip doon, siguro kaya wala na hinog. Kinukuha din na nung mga bata to namin. Yan. Kaya wala na po siya ang mga hinog. Kaya mas maganda sana kung makakakain ako, may ipakita ko sa inyo. Kaso, halos na makita ko hinog, puro, ano na siya, oh? Puro kinain na siya ng ibon. Ayan, oh? Puro kinain siya ng ibon. Wala kang makitang ano. Wala ka siya makitang hinog na. Puro ubos na ng mga ibon. So, wala pa na talaga. Wala ka bang pumakain. So, dahil dito po nga, sinasabi sa inyo, sa Juanita's Farm, ito po ang maganda rito. Pag wala kang ulam, napakarami dito. Nandito po ang tikling, wild duck, yung medyo maliliit lang po na wild duck natin, saka mga pugo, malalaking pugo, at saka meron po kami talagang ginawang imbaka ng tubig yan, kasi pag umapaw yung tubig sa fishpond doon, nandiyan ang mga dalag na i-stack. Papakita ko sa inyo. Ipapakita po sa inyo yung dalag, yung imbaka ng mga dalag namin. Actually, from here, ayan po, ayan may tubig na yan, palibot po yan, palibot po hanggang doon may imbakan po yan ng tubig doon, kaya kapag panahon po ng medyo kumati ng tubig na yan, inaani po namin yung ano, yung mga, yung tilapia, hito, gurame, at saka dalag. Kasi yung mga dalag at saka kinukulture po dito ang mga dalag sa dito sa Tarlac. Kapag umawas mong fishpond, nag-aabang na lang kami ng pupunta po rito. Kasi yung mga dalag po, tilapia, hito, gurame, yan po na pupunta. Hindi na sila makalis dyan kasi medyo malalim po yan. Hanggang dito po yan, okay na yan. Palibot po yan, hindi na sila makalis dyan. Kaya, libre po kami sa pangulam dito, yung kung halimbawa nakakasaya na may berte pulutan. Nanguhuli po kami diyan. So, 'yan. Marami pong dalag diyan at ano, sa next ano po, next vlog ko, manghuhuli po kami ng dalag dito, pero dito mahirap kami manghuli, medyo malalim. Malamang dito po kami may dalag din po dito kasi bagong baha po dito noong nakaraang buwan. Malamang may dalag po rito. Doon sa banda malamang doon sa banda doon po doon. Dito may tubig. May tubig dito. So, dito may tubig po dito. Malamang meron pong dalag dito. Sa kahito, yan.
baka mamaya pang hapon o ano, manguhuli po kami diyan dito. Yan, may sigurado may dalag po diyan. Ayan, may mga kangkong pa rin dito. Ayan po. At meron po din kaming kubo dito. Yan, which is ano po, overlooking po sa Mount Arayat. Ayan po yung Mount Arayat. Hindi po natin medyo makita kasi medyo may abiray pagi po siya ngayon sa araw na to. Ito po. Medyo meron kami dito. Yung mga bata din may terador. Maninarador ng mga tikling sa mga pugo. So, actually, ipapakita ko rin po sa inyo ang technique na kung paano maghuli ng pugo at tikling. Diyan, ipapakita ko rin po sa inyo dito. Ipapakita ko rin po din. Diyan sa parte diyan, ipapakita ko po sa inyo yung kung saan yan yung tirahan ng mga tikling, pugo at sa mga tinggawak diyan. Marami diyan. Hanggang doon po sa likod diyan, hanggang doon sa likod doon, malawak po tong Juanitos Farm na to. So, yan. Gagawa po kami ng tutawagin na sa amin ay latay, yung paghuli namin ng yung technique namin panghuli ng mga wild bird. Pero malilinis po yan kasi yan po yung tirahan nila. Yan po yung bird sanctuary namin. Yan. 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 Hanggang sa likod, papakita po namin sa inyo. May magtukubo po dito. Huwag gusto magpahinga. Ang tingin po, doon po, mainit nga pagdating mo dito. Napakalamig na, napakapresko po ng hangin dito. Ayan. Okay, mga kabayan, kita-kita tayo sa next episode.